Hello! Malamang kaya pinaparoon mo ng video na to, no? Kasi nag-avail ka ng aming latest model na printer, which is Epson L5290. So, ang printer na to, guys, no? Kaya kami naghanap ng model na to, no? Kasi marami nagtatanong sa amin na gusto nila magnegosyo ng printing, tapos gusto nila mag-xerox ng long. Ang L5290 po kasi is meron siyang ADF or automatic document feeder. Kaya guys, pwede siyang mag-xerox ng long at pwede siyang mag-scan ng long. Reminders nga po pala, no, sa The Printing Shop po kasi hindi po talaga kami nagbebenta ng mga mamahali na printer at mga malalaking printer. Kasi guys, no, mas gusto ko kayo na magsimula sa maliit kesa sa malaki, no? Kasi guys, pag maliit, madali siyang bawiin. Unlike guys, no, na malaki ka agad yung bibilin mo, tapos wala ka pa naman palang mga customer talaga, ay mahihirapan ka guys, bawiin yung pinuhunan mo. At isa guys, sa pinaniniwalaan ko, no, na great things starts from small beginnings. Kasi kami guys, dito sa The Printing Shop, no, ang target market talaga namin ay hindi talaga mga malalaking kumpanya. Ang target market talaga namin is kayo. Yung mga merong maliliit na puhunan pero gusto magsimula ng printing business. So mas maganda guys, no, mag-PM ka rin lang sa page, no, kung magkano ba yung price niya as of now. Kasi guys, mabago-bago yung presyo niya, no. Siyempre guys, no, depende yan guys kung magkano namin nakuha yung printer, no. Pag nakuha namin na mababa, bibenta namin na mababa. Siyempre kapag nakuha namin mas mataas, mas tataas na namin yung presyo namin. So hindi ko na guys pahahabain ang intro ko, no. So ito na guys ang L5290, no, mula unboxing, setup, first time print, at kung ano pa ang mga function na pwede mong gawin sa kanya. So video, pasok! Hello guys, no, so syempre ang una natin gagawin is i-unbox muna natin tong Epson na L5290 natin. Yan. So sa loob ng box niya guys, ito yung laman. So meron siyang user manual at syempre meron siyang CD. So guys, no, ugaliin natin magbasa ng manual. Kasi guys, merong mga nasa manual na wala sa tutorial namin, no. So guys, please read this manual. Dito guys sa may gilid. Nandito guys yung OO3 ink niya. Ibig sabihin nung guys, ang OO3 ink, 'yun yung ink para sa mga 3-in-1 na mga printer. So ito siya guys, so meron siyang yellow, magenta, cyan at black. Ang gagamitin natin guys, itong kasama sa package, yung nasa labas ng box, itong pigment ink, no. So ito guys, huwag niyo na 'tong gamitin, benta niyo lang 'to sa online. Okay, so pwede nyo ito ibenta ng 400 to 600 pesos. Kasi guys, ang dye ink, hindi siya pang negosyo. Ito guys, ang pang negosyo, pigment ink. Tapos dito guys, nandito yung ating USB cable. Tapos dito guys, banda sa may maliit na butas na to, nandito guys yung power cable. So usually, yan lang naman ang mga laman. At syempre, yung pinaka printer, no. So guys, kunin na natin yung printer sa loob. So ito guys, meron pa pala, no, nasa ilalim siya ng printer. Ito yung parang telephone cable, no. Kasi ito guys, printer na to, is pwede kang mag-fax sa kanya. So ang susunod natin na gagawin guys, no, syempre aalisin natin itong mga blue tape na to. So hindi muna natin siya guys ikakabit sa ating laptop o sa ating PC. So ang gagawin muna natin guys, no, lalagyan muna natin siya ng ink. So kung napanood nyo guys yung tutorial ko ng L3210, no, so same procedure lang siya ng pagkasalin ng ink. Dito guys, gagamit tayo ng syringe kasi yung nguso nito hindi siya compatible dito. Okay, no, so gamit tayo guys ng apat na syringe para hindi siya maghalo-halo yung kulay. Ang gagawin nyo guys, ang technique dyan sa pagkasalin ng ink, aalisin nyo muna to, itong pantulak, tapos ilalagay nyo na siya dito guys, tapos saka nyo guys isasalin yung ink dito. Tapos saka nyo to, isusok-sok siya dito guys, no, para matulak yung ink. Yan, so dahan-dahan lang guys, no, huwag kayong magmamadali. Siguro mga 3 puno nito, mapupuno na natin yung dito sa may ilalim. Yan, makikita nyo dito guys, mayroon siyang indicator dito, itong pinakamataas na linya, hanggang dyan nyo lang siya guys, alagay ng ink. So dahan-dahan ko lang siya guys, itutulak. So guys, ang pinakalas natin ay sasalin itong cyan. So guys, ngayon nasanin natin lahat, no? So gamit ka lang ng bulak para punasan lang yung mga sumobrang ink. Tapos yung loob niya, hindi kasi siya maabot ng bulak, so gumamit kayo ng cotton buds. Ayan, para malinis yung paligid ng ating printer. Ayan, tapos pwede na natin siya isara guys. So guys, ang susunod na gagawin natin, no? So isasaksak lang natin dito tong power cable dito sa may likod. At syempre, isasaksak lang natin siya sa ating outlet. So guys, wag muna natin siya isasaksak sa ating PC, no? Kasi guys, si ink charging muna natin to. So i-on lang natin siya. Yan, ito kinagandahan guys nitong L5290, no, kasi meron siyang screen. Ipiliin mo lang guys yung language mo, so English tayo, okay mo lang. Tapos finish setup using Epson Smart Panel app. So ino-know lang natin siya guys. So pipiliin lang natin guys yung country natin. So yan, Philippines.
Tapos ito guys, pwede mong i-on, pwede mong i-off. So off na lang natin siya guys. So ito guys, mamaya na lang natin si setup no, kasi tatagal pa to lalo eh no. So ito guys, next lang natin to no, kasi nalagay na natin yung ink. Tapos ito na guys yung initializing na hinihintay natin no. So ipipress natin tong question mark for 5 seconds para mag-initialize siya guys no. Mapapansin niyo tong nasa kaliwa ay ang power button, nagbi-blink siya no, kasi hindi pa natin siya pwedeng gamitin. So after natin mag-ink initialize no, mapapansin niyo mamaya guys no, na steady light na lang yan. So pa-press ko lang to guys ng 5 seconds, tapos magi-initialize to guys no. So na-press ko na to guys ng 5 seconds. So ang susunod natin gagawin no, sundin niyo lang guys yung nasa monitor. So start na natin. Yan o, nakalagay guys. Do not turn off until initialization is complete. This takes about 11 minutes no. So guys, hintayin lang natin siyang mag-initialize within 11 minutes. So mapapansin niyo to, yung nagbi-blink na button na yan, magiging steady na lang yan pag na-initialize na siya. A few moments later. So guys, ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina na yung nakalagay na initialization complete. Tapos yan, naka-steady na yung kanyang power button. Mag-setup na tayo ngayon sa ating laptop. So pupunta tayo ng Google, tapos isa-search mo lang guys no, Epson L5290 driver. So punta ka lang dito guys, itong pinakaunang lumabas, yung epson.com.ph. Dito guys no, automatic niya naman madidetect yung inyong operating system, which is Windows 10 64-bit. Tapos i-download ko lang siya. Tapos pagdating dito guys, i-accept ko lang siya. Lagay ko lang siya guys sa aking desktop. Tapos guys, pa-na-download na siya no. So i-open ko na siya mula sa aking desktop. Gagawin natin diyan, kahit hindi niyo nabasahin 'yan, i-accept niyo na lang siya. Tapos yes. Tapos ito guys, i-uncheck mo na lang to para hindi ka kulitin Epson. Sinext nyo lang siya guys. Okay, I have finished. Sinext na natin. Tapos yun guys, magda-download na siya ng mga files na kailangan natin para sa ating printer. So hintay lang natin to guys matapos. Saglit lang naman to kung mabilis yung internet nyo. Tapos babalik tayo dun guys sa may printer natin para i-set up yung wifi ng ating printer. Tapos guys, punta ka lang dito sa may wifi setup. Yan, i-okay mo lang. Okay mo lang ulit. Yan, so sasabihin sa'yo na you can print wirelessly from computers and devices via wifi. So okay lang natin siya guys. So maghahanap siya guys ng wifi na active no. So ito guys, ipiliin ko lang to, the printing shop. Tapos i-enter mo lang guys yung password ng wifi nyo. Yan, tapos i-okay mo lang siya guys. Tapos yung susunod na sasabihin niya, i-setting up. So setup complete na siya guys no. So i-okay lang natin siya ulit. So dito na tayo guys sa window na to, starting wifi setup. Click mo lang ulit yung wifi. Tapos okay mo lang, tapos okay mo lang ulit. Tapos piliin mo guys yung number 3, others. Then hanapin mo lang guys yung wifi auto connect, then okay mo lang ulit, tapos okay mo lang ulit. So dapat ganyan guys yung mangyayari sa kanya, ganyan yung magiging screen niya, yung parang naglo-loading. So balik ulit tayo dito guys sa may laptop natin no. So gagawin ko dito, connect to wireless LAN automatically no. So ini-next ko lang siya. Tapos next. So ito nga guys yung ginawa natin kanina to sa may printer. So ini-next lang natin siya ulit. Yan, sa may wifi auto connect, ginawa na rin natin niya sa may printer. Tapos next lang natin. Ito na guys, yan. So setting up na silang pareho. Tapos lalabas guys, ito setup is in progress, please wait no. So hintayin lang natin siya guys no. Pag sinabi yung please wait, maghintay lang tayo guys. So guys, so napansin niyo doon sa may screen ng ating printer no, nakalagay doon setup is complete. So hintayin lang natin guys dito sa may ating laptop na matapos lang rin yung progress dito. Tapos pag lumabas to guys, i-next lang natin siya. So guys, pag nandito ko guys no, i-check mo na lang tong lahat para wala na tayong makalimutan na software no. Tapos install lang natin siya. So pag nandito na tayo guys no, so okay na siya. So i-next na lang natin siya, tapos i-finish na natin. So guys, ang susunod natin na gagawin no, try na natin mag-print dito sa may printer na to. So dito guys, nandito yung kanyang paper tray. Tapos ito guys, ibubuka mo rin to kasi dito guys, lumalabas yung paper niya pag nag-print na siya. So ngayon guys, so try na natin siya mag-print. So pipiliin ko lang dito is ito, Epson L5290 na series. Ito guys. So huwag niyong pipiliin yung fax sa kayo network. Ito guys, yung series. Tapos printer properties natin. Tapos yung media natin guys, gawin natin gloss. It's okay lang natin. Tapos i-print na natin siya guys. So ito na guys yung finished product na ating print. So para makapag-xerox tayo guys dito sa may menu natin, pipiliin lang natin guys yung copy. Tapos i-okay nyo lang. Tapos guys, mayroon kayong options yung colored o black and white. So pipiliin natin guys colored. Tapos pipindutin lang natin to guys. Ito. Yan. Tapos mag-xerox na siya. So testingin natin guys. Yan.
Yan, so nakapag-xerox na tayo guys ngayon ng color, no? Try naman natin guys ngayon mag-xerox ng black and white. So i-select ko lang guys yung black and white, tapos i-okay ko lang ulit. Yan, so nakapag-xerox tayo guys ng black and white at nakapag-xerox tayo ng color, no? So yung mga guhit-guhit na yan guys, madali lang gawin yan. Sa maintenance lang yan, i-head clean lang natin tong printer natin. So dito guys, ilalagay na natin yung si Xerox natin, no? So make sure nasa ibabaw yung gusto nyong makopya. So lalagay ko lang siya dito. Tapos dito guys, no, i-set up lang natin yung paper size natin. 2 8.5 by 13, tapos i-okay lang natin. Yan, so pag okay na yan guys, so babak na natin siya. Tapos punta ka ulit guys sa copy. It's black and white na lang natin. Then try na natin guys mag-copy. Yan, kumakita nyo guys, no, kinakain nyo nasa ibabaw tapos sini-xerox niya. Yan, so guys, ito yung finished product natin, no? So nakapag-xerox tayo guys ng long. Tapos ngayon guys, try naman natin mag-xerox ng long na colored. So yan guys, so nakapag-print tayo ng Xerox na colored. Katulad nga guys, so sinabi ko kanina, no, para mawala itong mga guhit na to, ganito lang. So pupunta ka lang guys sa maintenance, tapos piliin mo lang guys yung head cleaning kasi okay mo lang siya guys. Tapos proceed. Tapos mag-load lang raw tayo ng isang A4 para ma-check natin yung kanyang nozzle maya-maya. Tapos confirm lang natin siya guys. Kasi start. Yan, so hintayin lang natin siya guys mag-head clean. So guys, pag nakita nyo na yung black, yung yellow, yung magenta, saka yung cyan na maayos naman yung guhit niya, no, so okay na to. So isa pa guys sa mga highlight ng printer na to, no, is pwede tayo mag-print through cellphone papunta doon. So testingin natin guys, no, magpiprint ako galing cellphone. So open ko lang to, then more, then print. Tapos yan, L5290. Tapos one copy, paper type plain, pwede ang photo, try natin yung photo. Tapos guys, try ko ngayon mag-print doon sa aking printer gamit itong aking cellphone. So print ko lang siya guys. So guys, ito yung finished product natin, no, na nag-print tayo. Yan, medyo tabingi lang siya. Kasi guys, yung nakasetup doon is 8.5 by 13, pero yung pinrinta natin A4, no. So ganyan ka-importante guys, no, na dapat pareho yung materials na piprintan mo at yung nakasetup doon sa may printer mo. Kasi mangyari niyan guys, tatabingi ka mukha nito. Pero importante dito guys, no, nakaprint tayo mula cellphone papunta sa printer through Wi-Fi. Tapos another function niya guys is kaya niyang mag-scan, no. So dito guys, maganda diyan, meron na siyang sariling monitor, no. So dito na tayo magi-scan. So i-select mo lang yung scan, tapos pwede mong piliin yung preview on computer or diretso na guys, save na sa computer as JPEG file or diretso sa computer as PDF file, tapos ito to WSD. So piliin ko lang guys yung to computer as JPEG. So guys, try ko mag-scan ng long. At syempre, try ko rin guys mag-scan dun sa may flatbed na scanner. So ito guys, yung long natin. Ang maganda dito guys, so pag nilagyan mo siya ng materials dito sa may taas, narinig yung may beep. Ibig sabihin guys, na-detect niya na merong materials dun sa may taas. So yun yung uunahin niya kesa dito sa may flatbed, no. So try muna natin guys, i-scan yun nandun dun sa may taas. So pe-press ko lang to guys para mag-scan siya. Tapos didiretso na siya kaagad dun sa may laptop ko para mag-save. So okay ko lang to guys. Yan, mamimili ka dyan, no, USB connection or itong laptop ko na nadidetect niya naman kaagad. Tapos, i-scan ko na kaagad siya by pressing this button. So, dito sa may laptop, may makikita kayo dito na nakalagay progress tapos scanning. Tapos, pagtapos na yan guys, automatic mag-o-open ng Windows. Tapos, ito na guys yung in-scan natin. Yan, baliktad nga lang. Tapos, susunod natin na gagawin guys, no, try naman natin mag-scan dito sa may flatbed, no. So, igaganito ko lang to. Tapos, pipiliin ko lang ulit guys yung laptop ko, tapos ipindutin ko na to. So, mag-i-scan naman siya, dun sa may flatbed naman. So, dito naman tayo sa may laptop, yung mapapansin nyo, nakalagay na scanning. So, guys, ito na yung ating finished product na na-scan natin. Ito siya. So, effective guys yung pag-i-scan natin using our Epson L5290.
So guys, kung nagustuhan mo naman ang video na to, no, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe sa channel ko. Siyempre, i-like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi nga updated sa mga bago kong gawa ng mga video na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At siyempre, kung may mga tanong ka, question, suggestion, no, huwag ka mahihiya guys na mag-comment down dyan sa may comment section. No, kasi guys, masipag akong sumagot ng mga tanong. Kahit na paulit-ulit yung mga tanong nyo, paulit-ulit kong sinasagot yan. At lagi kong sinasabi guys, no, top 1 na tayo sa YouTube sa pinakamaraming subscriber sa Pilipinas about sa printing topic. So kung meron ka mga products o services na gusto mong feature dito sa vlog ko, no, email mo lang kami theprintingshock@gmail.com at sabihin mo lang guys, no, kung paano tayo parehong may kinabang. At lastly guys, no, kung natuwa ka sa mga video ko at gusto mo kami suportahan, guys, lahat ng video ko meron yan nakalagay sa may ilalim na join button. I-click mo lang yon. Pag click mo yan guys, magbabay ka lang ng 25 pesos na sobrang mura lang guys, no, kumpara sa matututunan mo dito sa may channel ko. So yun lang guys, no, see you on my next video at bye bye. The printing shop, July, ice na sulit pa.